Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video po na ito ay native chicken po ang ating pag-uusapan. At ano-ano po ba ang malaking pakinabang sa pag-aalaga nito at paano ito makakatulong ng malaki sa ating mga pamumuhay. Pero bago po yan, kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay huwag pong kalimutan na i-like, share at subscribe. At i-click nyo na din po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. So mga ka-agri, simulan na po natin yung pag-uusapan kung ano nga ba ang mga limang pakinabang sa pag-aalaga ng mga native na manok kagaya nito. So number one po mga ka-agri, sa pag-aalaga ng native chicken ay pwede ito natin magiging source of income. Bakit po? Kasi mga ka-agri, kung tayo po ay nag-alaga ng native chicken, ay pwede tayong kumita dito mga ka-agri. At sa ating mga ka-agri na wala pa pong pinagkakakitaan o patuloy po na naghahanap ng pwedeng maging source of income. So ito po mga ka-agri, maishare ko sa inyo, pwede itong pagkunan ng ating mga source of income para malaki po ang maitutulong nito sa ating pamumuhay. Mga ka-agri, number 2 na po tayo. So ang pang number 2 mga ka-agri na napakalaking pakinabang din sa pag-aalaga ng native chicken ay pwede ito magiging extra income. So halimbawa po sa ating mga ka-agri dyan na kasalukuyan po na may trabaho or naghahanap buhay ng pagsasaka or nagninegosyo, so pwede kayo makaka-agri mag-alaga ng native chicken para magkaroon po kayo ng extra income. So halimbawa po dyan, kagaya po sa akin, meron akong maliit na negosyo. So ito ay dagdag income po para sa aking pamilya sapagkat minsan po ay nagbibinta po ulit sa market kung kinakailangan ko ng kunting pira. So ito mga ka-agri, napakalaking tulong sa atin mga nagtatrabaho. So papakainin nyo lang siya ng umaga, sa tanghali at sa hapon. So ganun lang kadali mga ka-agri ang pag-alaga at meron na agad tayong pagkukunan ng extra income. Mga ka-agri, yung pangatlo po na malaking pakinabang ng pag-aalaga ng chicken, source of protein mga ka-agri. So pangatlo yan sa napakalaking pakinabang. Kung tayo ay nag-aalaga ng native chicken, so pwede ito mga ka-agri pagmulan ng source of protein na kailangan po ng ating katawan. Dahil pwede natin itong katayin mga ka-agri at ipakain po sa ating mga pamilya, sa ating pamilya. So source of protein na po yun. Dahil sa kasalukuyan mga ka-agri, alam na po natin na napakamahal po ang kilo ng karning baboy sa kasalukuyan at karning baka. So kung tayo ay bibili mga ka-agri, so malaking kabawasan na po yun sa ating budget. Samantalang kung mayroon tayong native chicken na ganito, mag-alaga tayo, hindi na natin kailangan bumili ng karning ng baka, karning ng baboy. So ito na po ang kainin natin mga ka-agri, nasa bakura lang po natin at meron na tayong pagkukunan ng source of protein kasi available po sa ating bakuran kapag tayo po ay nag-alaga. Pangapat po mga ka-agri na kaya kailangan natin na mag-alaga ng native chicken dahil yung karne po ng native chicken mga ka-agri ay napaka in demand. So kahit pumunta ka sa market mga ka-agri, sa aking experience nung hindi pa ako nag-aalaga ng native chicken ay pagdating ko kapag hapon na ay wala na pong available na karne ng native chicken. Kaya kung tayo ay mag-aalaga mga ka-agri, hindi tayo magsisisi, napaka in demand ng karne ng native chicken dahil alam po na naman po natin na halos lahat tayo ng mga Pilipino ay paborito ang karne ng native chicken kasi bukod sa malasa, malinamnam at napakasarap po ng karne ng native chicken mga ka-agri, at di po tayo mahirapan na i-market ang karne nito sapagkat sa karinderya, sa mga restaurant at saka mga handaan ay napaka mabinta po ng karne ng native chicken mga ka-agri, lalo na po kung season niya mula sa mga bear months, so hanggang
December mga kaagri, tuloy-tuloy ang karne ng native chicken, kaya madali po natin ito ma-market mga kaagri. At I'm sure mga kaagri, hindi tayo mahirapan na i-dispose kung dumami man at magpadami tayo ng mga alaga ng native chicken. Ang panglima po mga kaagri sa napakalaking pakinabang kapag tayo po ay nag-alaga ng native na chicken ay itong itlog po mga kaagri. So alam naman po natin na ang itlog ng native chicken ay napakasarap din po nito mga kaagri kung ikumpara mo doon sa mga commercial na itlog. So malaking tulong na din po ito mga kaagri, kagaya sa amin na di na kami masyado bumibili ng mga itlog na commercial dahil iniipon po namin mga kaagri ang mga itlog ng aming mga native chicken, at yun na po mga kaagri ang inuulam namin. Kaya kung tayo po ay mag-alaga ng native na manok, so mula po sa source of income, extra income, source of protein, in demand ang karne, hanggang sa itlog po ng native chicken mga kaagri, yung lima na yan mga kaagri ay yan ang malaking pakinabang kung tayo ay mag-alaga ng native chicken. Kaya hindi kayo magsisisi mga kaagri, alagaan nyo lang siya at padalhin nyo lang siya. Tayo din po na mga nag-aalaga ang makikinabang sa ating mga inaalagaan na native chicken. So ito mga kaagri, makikita nyo ito yung itlog ng mga aking mga native chicken na inaalagaan. So dito po nagsimula ang pag-aalaga ko ng native chicken. So nagsimula po mga kaagri sa itlog na ganito. At after 20 to 21 days ay napisa mga kaagri. Kaya dito po nagsimula kung paano po pinadami ang aking native chicken. So kagaya nito mga kaagri, bibilangin natin. Ayan o, ang itlog niya mga kaagri ay nasa siya mga kaagri. So ang ginagawa ko mga kaagri ay hindi ako gumagamit ng commercial na incubator. So sa natural po na pamaraan mga kaagri, ito yung ginagamit ko. So after 21 days ay mapipisa na ito at magiging sisiw na po itong mga kaagri. Yun na po ang simula sa pagpaparami ng native na manok. Ito pa yung mga ilan mga kaagri sa mga inahin ko mga kaagri na kasalukuyan po ay naglilimlim. Ito din po. Tapos yung tandang ko mga kaagri ay ito po. Yan. So ito mga kaagri, mga 2 kilo siguro mga kaagri at kalahati ang timbang nitong aking tandang. So dito lang ako nagsimula mga kaagri sa tandang na ito. Tapos 2 babae. Ngayon mga kaagri, mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano nakadami ang aking mga native chicken. So napakadali lang din po alagaan ng mga native chicken mga kaagri. So may advice ko po sa inyo na mag-start lang po kayo ng kahit 2 heads ng babae at 1 heads ng lalaki, at doon na po i-breed po ninyo at patuloy po na alagaan para dumami at lumago po ang pag-aalaga ninyo. So napakalaking tulong nito mga kaagri pag kayo ay nag-alaga nito, dahil sa katunayan po mga kaagri, yung ipinakita ko kanina sa inyo na video, doon lang na po nagsimula ang pag-aalaga ko ng native chicken. So ngayon makikita nyo naman, napakarami na po mga kaagri. Kaya ito po isang crop na kung tayo ay mag-alaga ng native chicken ay madali lang po at kikita po tayo dito mga kaagri. Dito na tayo sa loob ng aking mga native chicken sa kanilang bahay. So pagkatapos mga kaagri na mapisa, so ito naman yung mga kaagri yung ano. So ito mga kaagri, 2 weeks na po ito na mga sisiw. So makikita nyo napaka healthy, napaka lusog mga kaagri. Makikita nyo po napaka lusog ng mga sisiw. So yung
nanay nila mga kaagri ay inalis ko na po. So ito na yun siya, nasa labas na po siya. Kasi 1 week po mga kaagri dapat ay mailabas na yung nanay niya para magpa-condition naman at breed naman siya mga kaagri, para mas lalo na mapabilis ang pagdami ng ating mga inaalagaan na native chicken. So ngayon mga kaagri ay ang presyo po ng mga native na manok sa kasalukuyan sa market ay nasa 200 to 250 pesos isang tiraso. So mga 900 to 1 kilo above. So ganyan po ang presyohan mga kaagri. Kung halimbawa po ay meron tayong mga 100 na native chicken, so pwede tayong kumita mga kaagri ng 20,000. So hindi maliit ang kita kung mag-alaga tayo ng mga native chicken mga kaagri. Dahil napakabilis ibinta mga kaagri, at sigurado naman ako na sa ating mga kaagri na mag-alaga nito, maganda ito pagkakakitaan at napakalaking tulong po sa ating pamumuhay ang pag-aalaga nito. So hanggang dyan lang mong po mga kaagri, at sana ay nakapagbigay po ako ng inspirasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng aking pag-aalaga ng native chicken. At sana po ay sa ating mga kaagri na hindi pa po nag-aalaga, so mag-alaga po kayo. Napakadali po alagaan ang native chicken, at sulit po mga kaagri ang pag-aalaga nito, kasi bukod sa meron na kayong ulam, kikita po ang kayong mga kaagri. So sa ating mga kaagri dyan na hindi pa din po nakapag-subscribe sa ating channel, so please like, share and subscribe, at abangan nyo pa po mga kaagri, marami pa tayong videos na ipapakita sa inyo, kaya huwag pong kalimutan na i-click yung notification bell para pag may bago akong video ay ma-update ko kayo. Kaya salamat ng marami mga kaagri, maging sa ating lahat ng mga subscribers, salamat po ng marami sa inyo. Hee!